recently napansin ko, mas lalong nauuso ngayon ang mga truffle. Nandiyan yan nilagay sa chicken, nandiyan yan nilagay sa pasta. Sa lahat na nilalagay natin ng truffle oil, truffle flavoring. Ang sarap naman talaga. That's why today, let's create another pasta recipe. O, unahan ko na kayo ha. May truffle pasta recipe na tayo before, but this one, mas pinabongga dahil lalagyan natin ng chicken. This is chicken truffle pasta. So first, let's start with the chicken. I have here chicken breast fillet na pinound na natin. Pinanipis. Bakit kailangan panipisan pa yan chicken breast fillet? Para mabilis maluto, mas mabilis i-portion. Kasi di ba, when you are cooking pasta dishes, para bang ang expectation is it's easy to cook, easy to prepare. So ipipreheat ko na din yung aking kawali kasi makikita mo, napakabilis talagang gawin nito. So my chicken breast fillet, I'm going to season it with garlic powder, some salt, black pepper, coarse black pepper, thyme, baliktarin. Kapat pala pinagsasabay ko na. Pinapound ko na siya para mas mabilis i-portion. O, salt. Garlic powder. Black pepper. Thyme. Itong kabilang side. This is a cream-based pasta kasi ang truffle talaga is perfect with cream. Lumalabas talaga yung natural flavor, yung linamnam ng truffle. Bakit ba malinam naman truffle? Because of course, it's mushroom. It's part of the mushroom family. Mahal lang at sosyal. Di ba? Hindi katulad ng mga mushroom na mabibili mo mga dilata. O ang truffle, maharlika. Ayan, teka, kumukulo na yung pasta ko. Ayan, so well-seasoned ang kamanukan. I-season din natin ang ating pasta water with salt. Kailangan ko lang ng kalahating kilong spaghetti. Timer natin, please. 8 minutes. Okay. Pag mainit na tong kawali mo, you get your olive oil. Okay, it looks hot. And then you're just going to sear your chicken. So just until golden brown, isisear mo yung chicken mo until golden brown on both sides. When you are searing, it has to be over high flame. Mainit na apoy. Because the idea is, you want to brown the outside, the exterior. That will give you the flavor. So wag ka matatakot na, ay, parang medyo nasusunog na yung kawali ko. Wag ka matakot. Pero wag naman yung talaga nasusunog, ha? It has to be just brown. Ayan, oh, gusto mo yung ganyan mga browning. Kasi flavor yan eh. Wag ka mag-alala, dito din sa kawaling to, dito na din natin lulutuin yung ating pasta, yung sauce. So, tipid ka sa hugasin. And nakuha mo yung nice flavors from the chicken. Yung mga nakikita mong naninikit-nikit na yan sa ilalim ng pan mo, nako, nandyan lahat ng masarap na flavors na kumakapit na sa damit ko. Kaya binuksan ko tong rage hood. Okay, so once it's nicely browned like this, and it's almost firm, ibig sabihin, luto na hanggang loob. Ayan. Itabi mo lang dyan and let it rest. Habang nire-rest mo yung chicken mo, takpan mo. Para yung moisture niya mag-recirculate, mag-redistribute. Moist na moist. Especially when you're cooking chicken breast na mabilis mag-dry. Okay, tumunog na ang pasta. Kahanguin ko lang. But before that, allow me to save some pasta water.
Babalikan din kita dyan, chicken. Okay, now my chicken looks good. Ihango mo na on the same pan. Mag-gisa-gisa na tayo for our pasta butter. This is garlic, minced garlic. You want all those nice crust. Onions, minced onions. And I also have bell peppers. What I like about this truffle pasta, colorful, full of textures, flavors, pero mangingibabaw pa rin yung truffle. And then now I'm going to pour in my pasta water to deglaze. Ayan o, para yung mga nanikit na yan, matunaw ulit and magiging isang masarap na sauce. Bango, oh my gosh. See? Hindi ka mahihirapang maghugas. And now, let's put our cream. This is just cooking cream. But you can always use all-purpose cream, heavy cream. Just have here some salt and pepper para titikman natin yung sauce. Feeling ko ngayon, matabang pa siya. Kahit wala pang truffle, bongga na. Kasi talagang lasang-lasa yung chicken, yung crust ng chicken. The browning, some salt, and lagyan kong konting black pepper. Papakuluin mo lang to let all the flavors come together. Sarap. I'm also going to put some truffle paste, which you can buy in specialty stores, in supermarkets. Mga 2 tablespoons. Don't expect much sa truffle paste ha. Kasi they call this truffle paste, pero sa totoo lang, mixtures to, iba't ibang klaseng mushrooms. Kasi mahal po talaga ang truffle. So, hindi siya kakayanin ng truffle paste lang, that's why I'm also putting truffle oil. This type ko tong wooden spoon ko na to. I'm going to use this. Yeah. Try it. So good. And, ay, yung pasta ko. Ilalagay ko na yung pasta ko. Bago ko ilagay yung truffle oil. Ang truffle oil kasi, fragile yan. Ilagay mo siya sa dulo para talagang aromatic. Ano ba ito? Tigas ng ulo. Sumampay pa doon. Ayan. Okay, I'm going to turn off the flame now. I'm going to put some parsley. Para may greens. And may truffle cream. Truffle cream. Truffle oil. Mahal po kasi to. Kaya medyo nauutal ako pag nagbubuhos ako nito. Ayan. Patay na po yung apoy nung naglagay ako ng truffle oil. Maaamoy mo na. Diba? So, yan ang isa sa mga secrets. Kung gusto mong mangibabaw yung truffle flavor sa pasta mo, huli mong ilagay yung truffle oil. Just a drizzle. Because, you know, I really understand, mahal po talaga ang truffle oil. The real one! May mga nabibiling medyo hindi ka mahalan, pero fake. Hindi ka mahal nun. Pag masyado mong mabilis makuha, hindi ka love. Ayan, so titikman ko na nga. Ang dami ko pang sinasabi. So the chicken,
lalagay mo sa ibabaw yan. So magsislice ako ng manok dito. Just chop it like that. Get your pasta. Kalat naman ang plating ko. Eh, ako lang naman kasi kakain. The chicken. Oh, ganyan po yan. Cheese. Parsley. Yung iba, medyo maselan pag nakain ng cream pasta. Pantanggal ng umay, you put your lemon on the side. Oh, pupunasan ko. Baka sabihin eh. Ang kalat naman ng truffle pasta yan. Mm. There you have your truffle. Chicken truffle pasta, upgraded, para naman hindi yung cream and truffle lang. Talagang mukhang pinaghirapan, pinagkapawisan mo sa kitchen. Katulad ko, oh, pinawisan ako, pinalsikan ako ng mga mantika sa braso, pero carry lang. Dahil ako din naman ang kakain yan. So tikman natin. Ang angle po ng tasting ko, nalipat dun sa kabila kasi may tagyawat ako dito. Diyos ko, mga tagyawat na yan. Ayaw akong tantanan. Pasta muna. Ay. Championship. Mmm. Championship yung pasta. Feeling ko kahit walang chicken. Pero syempre, sino ba naman ang tatanggi sa chicken? Mmm. Sarap din yung chicken. Pero yung pasta sauce, alam mo yun, nandun yung truffle, pero yung ibang ingredients, para bang nag-mellow down together. It's so good. Ay, ang sarap. Feeling ko mas masarap kung lalagyan ko ng lemon. Ang sarap. So, gagawa ka talaga nito. Hindi ko na nga nilalagyan ng chicken eh. O, sarap na sarap ako. Pero ako pala, hindi ko lalagyan ng lemon. Hindi naman kasi ko social sa pagkain. Para bang naging pansit kanton nung nalagyan ng lemon. Hindi ko lalagyan ng lemon. Kung nagtitiwala ka sa akin, huwag mo lagyan ng lemon. Depende na lang kung salmon ang gagamitin mong instead of the chicken. So what are you waiting for? Here's another bonggang recipe that will surely make you, your family, your friends, your clients extra happy. Gumawa ka na nitong chicken truffle cream pasta, and I'm going to see you all soon.